si Rizal sa Hapon. February 28, 1888. Dumating si Rizal sa Yokohama at tumigil sa Grand Hotel. Mula sa Yokohama, nagtungo si Rizal sa Tokyo na siyang punong lungsod ng nasabing bansa. Nang sumunod na araw na pagpuntang Yokohama, si Rizal ay pumuntang Tokyo at kumuha ng silid sa Hotel Tokyo. Siya ay nanatili dito mula Marso 2 hanggang Marso 7. Humanga si Rizal sa kagandahang mayroon ang lungsod. Juan Perez Caballero, kalihim ng legasyong Espanyol na inayayaan si Rizal na doon tumuloy sa legasyong Espanyol. Tinanggap ni Rizal ang imbitasyon sa dalawang dahilan. Makakatipid siya sa gastusin. Wala naman siyang dapat itago sa mga pang-usig na mata ng mga otoridad. Larawan ni Juan Perez Caballero. Si Rizal ay nag-aral ng wikang Hapon sapagkat ang mga tao sa Tokyo ay hindi gaanong marunong sa wikang ito. Pinag-aaralan din niya ang dramang Hapon, kabuk, sining, musika at judo, sining ng pagtatanggol sa sarili. Binisita niya ang Meguro ni Go Hakone, Miyanoshita at ang mga kahalihani ng bayan ng Japan. Nang naglalakad si Rizal sa isang kalye sa Tokyo, nakarinig siya ng bandang tinutugtog ang isang klasikal na musika ni Strauss. Namangha siya at napatigil. Sa kalaunay nalaman ni Rizal na ang bandang ito ay ang mga Pilipino. Mga impresyon ni Rizal sa Japan. Ang kagandahan ng bansa, mga bulaklak, kabundukan, batis at magagandang tanawin nito. Pangalawa, ang kalinisan, pagiging magalang at kasipagan ng mga Hapon. Pangatlo, ang magagandang damit at simpleng halina ng mga Haponesa. Pang-apat, kakaunti ang magnanakaw sa Japan. At pang-lima, bihira ang mga pulubi sa lungsod. Ngunit may isang hindi nagustuhan si Rizal sa Japan. Ito ay ang rickshaw, isang popular na paraan ng transportasyon sa Japan na hinihila ng mga kalalakihan. Seiko Usui, ang babaeng iniibig ni Rizal noong siya ay nasa bansa ng Hapon at mas kilala siya sa katawagang ibinibigay ni Rizal na Useisan. Si Useisan din ay nakita ni Rizal sa labas ng legasyon ng Espanya sa Tokyo kung saan malapit ang tinuturuan ni Useisan. Inabangan ni Rizal sa kantong pagdaan sa harapan ng legasyon at siya ay pinakilalang hardinero ng legasyon kay Useisan, na isang manggagamot na mula sa Maynila at panauhi ng legasyon. Sumagot si Useisan sa salitang Pranses at Ingles. Buhat noon ay araw-araw na nagkakatagpo si Rizal at Useisan at nakasama ni Rizal sa pamamasyal sa magagandang lugar ng lungsod ng Tokyo. Si Rizal ay napamahal na kay Useisan sa dahilan sa una ay bigo kay Leonor Rivera at biktima ng kawalan ng katarungan. Si Useisan ay anak ng isang samurai, 23 at walang karanasan sa pag-ibig. Ang magkatulad nila na interes sa sining ang nagbigay daan sa kanilang pag-ibig. Nakita ni Rizal si Useisan ang kanyang ideal na bahaging iibigin. Si Useisan ay maganda, mapanghalina, mahinhin at matalino. Naibigan ni Useisan si Rizal sa maraming paraan ng higit sa isang katipan. Si Useisan ay nagsilbing kasama ni Rizal sa pamamasyal, interpreter at tagapagturo. Ang kagandahan ni Useisan ay halos bumihag kay Rizal na manhirahan sa Hapon at tanggapin ang magandang hanap buhay na inaalok ng legasyon ng Espanya sa Tokyo. Ngunit pinili ni Rizal ang paglilingkod sa bayan kaysa sa pakasalan si Useisan. Kaya noong 1897, nag-asawa si Useisan pagkatapos bitayin ni Rizal. Napangasawa ni Useisan si Alfred Chariton na isang Ingles na isang guro ng kemistriya sa Tokyo. Noong April 23, 1888, petsa nang umalis si Rizal sa Yokohama patungo ng Amerika, sakay ng barkong Belgic. Sa paglalakbay sa Pasipiko ay nakatagpo ni Rizal sa barko ang mag-asawang Reynaldo Turner at Emma Jackson. Tinanong si Rizal ng mga anak nito kung kilala ni Rizal kung sino ang sumulat sa tulang Noli Mitangere at sinabi niya na siya si Rizal. Taiko Suhiro, isang Hapon na nakasabay ni Rizal sa barko, siya ay mamamahayag, nobelista at tagapagtanggol ng karapatang pantao sa Hapon. A. Magkatulad si Rizal at Teko sa dahilan na silang dalawa ay pinaalis sa kanilang mga bansang isang mapagmalupit na pamahalaan. B. Kapwa sila mga lalaking kapayapaan na gumagamit ng lakas ng panulat sa pagtuligsa sa kabukturan na nagaganap sa kanilang bansa.
C. Nagtungo sila sa ibang bansa upang doon ipagpatuloy ang kanilang pakipaglaban para sa karapatang kanilang mga kababayan. D. Kapwa sila mayroong miston na palayain ang kanilang bansa sa mga mapaniil na punyuno ng pamahalaan. Good morning, ma'am. Good morning, everyone. I'm Liezl Agarin from BSA 1A.